Isang mapagpalang araw, mga kaibigan at mga kapatid. Ito po si Mayet Zavidia. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay hango sa libro ni Mateo sa ikabanata ika-anim. Isa hanggang anim at anim hanggang labing walo. Alam niyo po, napakaganda ng mabuting balitang ito dahil tinuturo sa atin ng Panginoon ang isang lihim at isang sekreto na paano ba tumanggap ng gantimpala. Ako po sa buhay ko, at maski sino, di po ba napakasarap na magkatanggap tayo ng gantimpala? At iba't ibang klaseng gantimpala. Pwedeng isang bagay, pwedeng isang taito, pwedeng isang malaking regalo. Pero alam niyo po, ang pinakamagandang gantimpala ay itinuturo dito sa ating mabuting balita ngayon. May tatlong bagay na gusto ang Panginoon na gawin natin. Ito ay manalangin, magbigay ng limos, at mag-ayuno. At sa tatlong bagay na ito, mayroong Panginoon na gustong gawin natin. Sa paggawa natin ng kabutihan, ang nais ng Panginoon ay huwag tayong maging mapagmataas at mapagkunwari. Sa pagdadasal na lang, hindi kailangan mapakita tayo, kundi pumunta tayo sa loob ng kwarto, doon tayo manalangin. O kaya sa paglilimos, hindi kailangan ibalita natin na marami tayo na ipahika at nakatulungan. Kundi, hayaan mong ang Diyos ang makakita. At sa pag-aayuni naman, huwag mong ipakita na ito ay nagsasasti, gulong-gulo ang buhok at nangangayala, kundi ayusin mo ang iyong sarili. Dahil sa tatlong bagay na ginawa mo at hindi mo pinamalita ang kabutihang ginawa mo, doon ka makakatanggap ng gantimpalang galing sa Panginoon. Sa buhay natin, sa araw-araw, kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin, kung kailangan tayong magbigay, kung kailangan tayong fasting, kung kailangan tayong magdasal, tingnan niyo ang puso. Puso mo. At hangarin mo. Ito ba'y may kababaang loob? At ito ba'y walang pagkukunwari? Oo, nag-aantay tayo ng gantimpala. Pero, hindi sa mata ng tao. Ang pagpapakita natin at ang bibigyan natin ng pagpapahalaga ay ang gantimpala ng Panginoon ang ating tatanggapin dahil sa kabutihang ating ginawa. Ulitin ko, sikreto para tayo gantimpalaan. Maging malihim tayo, maging tapat at maging mapagpumbaba sa lahat ng ating gagawin kabutihan. Kung kayo po ay nagustuhan ng video ito, sana maging boses din kayo ng pag-asa. Pwede bang paki-like and share din ito? Ako po muli si Sister Mayat. At humihingi sa inyo ng panalangin. At kayong din ako, mananalangin para sa inyo na pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. God bless you.